Hello mga kabayan! Kumusta kayo? So for today's video mga kabayan, ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-check ng status ng ating mga flight or ng ating ticket kung confirm na nga ba ito. Pwede nyo po yang i-check online. May dalawa po tayong paraan para ma-check yan online. Kung ang airline nyo po ay Saudia, ganito po ang gagawin nyo para ma-check nyo yan online. Okay? So ituturo ko sa inyo mga ludis, mga kabayan, dalawang way po. Una po ang application ng Saudia. Pwede po kayong mag-download nito at pwede nyo pong i-check dito. Ang pangalawa naman po ang browser. Ang browser naman po hindi nyo na kailangan mag-download nito kasi lahat naman po tayo niyan may browser. So dito ang uunahin po natin ay para doon sa application. Kung gusto nyo mag-download po nito, pwede nyo pong i-follow ang tutorial nito. Kung ayaw nyo naman po mag-download application, in-next po natin yan dito sa susunod na pagkatapos po nito. Okay? Unahin po natin dito sa application ng Saudia. I-download nyo po yan. Logo na yan ng Saudia. Pangalan nyo po Saudia. And then, i-open nyo lang po pag once po na na-download nyo na. And then, ganito po ang lalabas mga kabayan. So, syempre, dahil mag-check lang naman tayo one time or two time, hindi na po natin kailangan pang mag-join or mag-create ng account. Ang gagawin lang po natin, punta tayo dito sa Continuous as Guest. Yan. Click po natin yan. And then, mapupunta ka na po dito sa Saudia application na to. So, siyempre, direct na po tayo dito sa pag-check ng ating mga flight status. Pupunta na po agad tayo dito sa check-in. Ayan. Click po natin yung check-in na yan. Ayan. And then, dito, may kita natin lalabas po to online check-in. So, dito, ilalagay po natin dito ang ating, ayan. Mayroon pa kayong mga pagpipilian dito na pwede nyong ilagay. Ang booking reference po, ang numeric booking reference, and then frequently flyer number, at ang ating e-ticket number. So, mamili lang po tayo niyan. Lahat po yan nasa ticket natin. Okay, hanapin po natin dyan kung alam dyan ang pwede natin gamitin. So, dito sa booking reference po, ilalagay po natin dito yung ating booking reference na makikita natin sa ating ticket. And then, ilagay nyo po dito yung last name ng at nasa ticket po. Okay? And then po, pag once po na nailagay mo na, i-click mo lang po itong check-in. Ayan. And then, lalabas na po dito. Ayan, trip na yan. So, makikita nyo po dito, ayan, Jeddah to Manila po yan. And then, sa June 28 pa, one-way ticket. Kung ano po ang ticket mo, yan po ang lalabas dyan. And then, para ma-view po kung compare na po siya, click mo lang itong view trip. Ayan. And then, lalabas po to. So, makikita nyo po dito, ayan, ito pa rin po. Siyempre, kung ano po yung nasa ticket mo. And makikita nyo po dito, mga status niya. And then, para makita nyo po kung confirm na ulit, ayan, flight detail, click po natin yung naka-blue 9 highlights. Ayan, click natin yan. And then, makikita nyo po dito, ayan po yung flight detail niya, di ba? So, makikita nyo dito, ayan, na-confirm na po siya, ayan. Kung hindi pa po yung confirm, lalabas po yan dyan, ang confirm or not paid. Or ang iba naman po, paid na po ang lalabas niyan. Okay, so kung ano po yung status niyan, makikita nyo po yan dyan. Then makikita nyo naman po yung sasakyan yung aeroplano. Ayan, Saudia SB-870. Ayan, Boeing 77-300. Ayan, okay. Kung gusto mong i-view yung mga amenity, kaya na po bahala kung ano yung mga amenity. Kung may mga pagkain po ba kayong pwedeng kainin. Ayan. And then ito siyempre, dahil one way ako dito, ito yung magiging ganyan. Yan din po ang lalabas sa inyo. Kung may connecting po kayo, lalabas po yan dyan, ha? Hindi dahil sa akin dito, one way naman po, yan po, lumabas sa akin. Yan po yung airport na pupuntaan ko, kung anong oras po ang flight ko, and then, anong oras po ang lapag ko sa Manila. Okay, Lods? So, ganyan po yung pag-check ng flight detail natin sa application ng Saudia. So, dito, kung ayaw nyo naman pong mag-download ng application kasi isang beses lang kayo mag-check, pupunta po tayo sa ating mga Chrome. Okay? Open po natin yung Chrome or kahit anong browser po kasi ang gagamitin ko lang din po ay Chrome dito. Open nyo lang po yan. And then, pagdating mo po dito sa Chrome, i-search mo lang po dito ang Saudia. Ayan, Saudia Airline na yan. Ayan. And then, dito, pupunta ka po dito sa Saudia. Ayan, yan po ang pupuntahan mo. Okay, yung may logo na yan na Saudia na po. Ayan, yan na po yan. Okay? Click po natin yan. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng Saudia. And then, dito po, pwede kayong pumunta yan, mag-book, mag-manage, mag-check-in, and flight status. So, syempre, dito po tayo sa manage. Okay? Puntahan po natin dito sa manage. Ayan. Click na niya manage na yan. And then, dito po, may mili po kayo kung ano ilalagay nyo. So, dito po, dalawa lang ang pwede dun sa application. Apat dun po, di ba? Dito, booking reference lang at ang frequently flyer. So, dito, ilagay po lang po natin dito yung booking reference or ang ating electronic ticket dito. And then, syempre, ang ating last name. Then, pag once po na nalagay na natin, punta po tayo dito sa continuous. Yan, click po natin yan. Tapos, ganito na po ang lalabas. So, dito lalabas po, makikita nyo po yan, booking reference, Jeddah to Manila, June 28. Ayan, yung date po, and then inyong flight status. So, makikita nyo po yan, booking status is confirm. Means po, confirm na po yung iyong flight. Okay? And then, binook po to. Yan, makikita nyo rin po kung kailan yung binook. And then, yan po, ang inyong numeric booking reference. So, po, ganun lang po, pag-check ng ating mga flight status, kung ano na nga po ba ang status ng inyong mga ticket. Kaya po, kung kayo may ticket na, Saudia Airline po, pwede nyo po yung i-check online para makita nyo
ang status niyan. Kung okay na nga ba yan, kung confirm na nga ba yan, at pwede na po tayo mamili ng pasalubong.